Ngayong araw, may ihahanda tayong dalawang simple pero panalong putahe gamit ang mga sariwang gulay at isda mula sa San Ildefonso, Bulacan. Yung talagang preferred choice ng pagluluto nito is uling. Pero meron akong natutunan sa pamilya namin na pwede kang magpinaputok gamit ang iyong kawali tsaka yung inyong stove sa bahay. Isasama tayo ni Food Explorer Niño Muhlach sa isang kakaibang coffee experience sa Chinatown. Grabe Brad, mahal na talaga kito sobra! Lahat na pinitikin mo sa akin, sobrang sarap. Bibisita tayo sa Avenue 75 na pag-aari ng brother kong si Chef Jose Sarasola. Salbahe to Brad. Masarap sa rice, definitely. At susubukan natin kung papasaba sa panlasa ng mami ni Kapuso actor Anjay Anson ang baon kong chicken biryani recipe. Iniingatan nating lahat dahil ito lang naman ang pinakamahal na spice sa buong mundo. I think more expensive than gold. Kapit na sa isa na namang masayang food adventure. Nice. Perfect. Sino ba naman ang mag-aakala na ang simpleng fishbowl vendor lang noon magagawang itaguyod ang isang lugar na tatawaging The Vegetable Paradise of Bulacan? Ito ang Duran Farm Agribusiness and Training Center sa bayan ng San Ildefonso na naitayo sa pagsisikap ni Stacy Duran na ngayon ay kilala rin bilang Seedling Queen. Bukod kasi sa mayayabong ng mga tanim dito, sentrong pinagkukunan na rin kasi ngayon ang Duran Farm ng mga seedlings na malaki ang naitutulong sa mga nagnanais magsimula ng kanilang sariling farm o kaya naman ay backyard gardens. At mapalad tayong naabutan natin ang masaganang ani ng kanilang mga sitaw. Kadalasan pag may nakita kayong sitaw, lalong-lalo na yung sariwang-sariwa, bagong harvest, anong una niyong maiisip na dish? Tama, di ba? Adobong sitaw. So, pe-prepare ko lang yung aking panggisa at meron na rin akong mainit na mantika dyan. Sakto, lalong-lalo na kung meron kayong mga naka-pre-cook na na mga lechong kawali. So, babawas lang tayo ng panggisa. Habang the rest, hulog na natin sa mainit na mantika. And then, pwede na natin hiwain yung ating sitaw. Tanggalin lang natin yung dulo. So habang nagre-rest yung ating lechon kawali, diretso na tayo ng gisa. Unahin ko yung taba-taba na part ng ating baboy. Sama lang natin yung ating kamatis. Yung ating bawang. Next up, season na natin or timplahan na natin yung ating adobo. So I'll just add in our vinegar. Some soy sauce. And lalagay na natin yung karne ng baboy kanina na hiniwalay natin. And of course, maraming paminta. We'll just add some water. Timplahan lang din natin ng konting sugar. Kakapalan ko lang to ng ating slurry. Slurry basically, as we have mentioned many times in the past, cornstarch saka tubig. Then, okay na ako sa thickness, sa timpla. Sitaw na tayo. So yung mga gantong klase ng diskarte, kahit gano'ng kasimple yung ating putahe, when you pay attention to the details, like you want to retain the crispness of your sitaw, ito yung para mag-elevate dun sa ating very humble dish into something fantastic. So mga almost a minute pa lang natin siyang
nilalagay dun sa ating pinaka-adobo sauce. I just turn off the heat. Let it stay for another minute or two. Pwede na tayo mag-plate. Kapag sinabing Binondo food trip, una siyempre pumapasok sa isip natin ang sari-saring Chinese restos na nag-o-offer ng masasarap na pagkain. Pero ang food explorer natin si Brother Niño Muhlach may na-discover na kakaibang paraan kung paano ma-enjoy ang flavors ng Chinatown. Wow! Grabe! Nag-taping kami dito ng walang matigas na pulis sa matinik na misis dito sa Binondo. Naghabulan kami dito, mga kotse, pinasabog namin, puro mga action ng eksena. At tadaanan ko itong Apolog Cafe. Kaya sabi ko, pag wala akong shooting, babalikan ko ito kasi mukhang masarap eh. We started last August 10 lang po, last year po. Mm. Apolog po, kasi we wanted to tell the story of Binondo. Kasi si Apolog po, ibig sabihin niya, is story with moral lesson. So we want to tell the story of Binondo, not just yung food niya, but yung history ng Binondo as a whole. One of our partners grew up in Binondo. Wala pa nung masyadong coffee option sa Binondo. Nga, no? So we started this, hoping na yung mga pag-locals ka dito, meron ka ng maiinuman na kape na hindi mo na kailangan pumunta ng malayo. Kitang-kita at lasang-lasamo sa mga specialty drinks ng Apolog ang sinasabi nilang Binondo experience. Saan ka ba naman makakatkim ng kapeng may ube? Ayun! Nasimsig ko yung ube! Ang sarap, Brad! Grabe! Bali, inspiration mouth natin dyan, sir, yung peanut tikoy plus yung peanut cake wow. Na kung lumaki ka sa Binondo, parati mong kinakain nung bata ka. So yes. We tried our best to make it as a drink. Childhood nostalgia rin ang dala ng kanilang peanut cake oat drink. Ay! Grabe! Grabe sa sarap, Brad! Sobra! Tapos pagsimsim ka, magsimsim ko! Boom! Ang sarap kagad! Grabe to, ha? Talagang babalik-balikan to ng mga customer nyo. At kung talagang adventurous ka, meron din silang black sesame oat. Yung black sesame po kasi, it's one of the common ingredients in Binondo. So pag nakita kayong mga hopya monggo, black monggo hopya, yung mga sa hopya, mga toppings ng sesame seeds, yan po yun. Woo! Grabe! Panalo! Talaga sobrang sarap talaga lahat! Pero ito pinakamasarap, mga kaibigan. Pag sip-sip nyo, masisip-sip nyo yung black sesame. Lahat ng mga kakaibang drinks nilang ito, perfect isabay sa mga panalong pastries nila na siguradong magpapatamis ng next Binondo food adventure mo. Grabe, mahal na kita! Sandra! Panalo! Ang sarap ng banana cake nila. Grabe. Lasang-lasang sa bibig mo yung strawberry at saka yung tatlong klaseng milk. Ayan. Tirahin na natin si tiramisu. Yeah. Malambot yung tiramisu nyo, ha? Grabe, Brad. Mahal na talaga kita, sobra! Mahal na kita. Nalantay mo na ako regalo sa'yo. Ito naman galing sa amin, Mulak at Samada. Yeah. Lahat na klaseng experience nandito na. Parang walang matigas na pulis sa matinik na misis season 2. Kompleto si Ricardos. May aksyon, may love story, may drama, ayan, may katatawanan. Only on GMA! I'm sure marami sa inyo ang naka-experience ng makatikim ng isang masarap na pagkain na luto ng nanay ng katropa nyo at sinubukan nyo itong gayahin sa bahay. Yan ang naisip ko after ko matikman ang masarap na chicken biryani na gawa ng nanay ng Kapuso actor and host na si Anjay Anson. Kaya naman, ako na mismo ang bumisita sa bahay nila para ma-testing kung papasaba ang sarili kong version ng chicken biryani na specialty ng pamilya nila. We're basically doing one of the, well, critical steps sa paggawa ng biryani is yung washing and soaking nung yung bigas. So we're using here aged basmati rice. So typically, mga 2 to 3 times mo itong huhugasan, pangatlo ko na to actually. And then we'll just soak this for at least mga 30 minutes. And then pwede na natin ding
umpisahan yung iba pang proseso. Ito, brother. Yung sa chicken naman, so lalagyan ko lang ng lemon juice. Tapos palagay na lang ako ng yogurt, bro. And then, syempre, salt. We have here garam masala. So, yung garam masala, just like curry, kanyan, combination yan ng iba't ibang spices. So, meron yung cumin seeds, meron yung cloves, at iba't iba pa. Yan. Pwede tayo maging generous dun sa amount na yan. So, ito rin. Lagay din natin yung chili powder. And, of course, pepper. And then, mix lang natin. Ito? Bigyan mo ng magandang massage yan, brother. At habang minamassage mo yan, ihahabol ko yung turmeric pala natin. Typically, you'd wanna marinate this for at least 30 minutes. Pero ideally, kung overnight, better. Another technique kasi in preparing your biryani is parboiling it. Ibig sabihin, semi-cook mo lang. Half-cook, kumbaga. More or less, mga pakukuluan natin to 2 to 4 minutes. Gagawa lang ako ng parang pang-finish natin mamaya. Mm-hmm. Sisteep lang tayo ng saffron. Ito yung milk natin. Microwave lang natin mabilis. Siguro mga 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Para lang mag-warm yung milk. Yes, sir. Ayan. Ayan, ako mausok ko siya agad. Ayan, mainit na yung ating milk. Kasi gagamitin natin siya for a very special ingredient. Ito yung tinatawag nating saffron. Sayang yan. So, iniingatan nating lahat. Kasi napakamahal niya. Dahil ito lang naman ang pinakamahal na spice sa buong mundo. I think, kung hindi ako nagkakamali, this is more expensive than gold. Ito yung tinatawag ng iba na pagkakamalan nilang kasubha. Mm-hmm. Pero ito kasi, ito yung totoong saffron. May season ito, may oras kung kailan siya ipipick. Dahil nga mahal siya, para ma-extend natin yung kanyang power, eh, isi-steep natin or i-infuse natin dun sa ating milk. Mm. Yan. So, kaya kailangan ngayon palang gagawin na natin para yung aroma niya, yung color niya, most importantly, eh, mapunta dun sa milk natin. Okay na din yung ating rice. Again, hindi natin siya lulutuin ng all the way. Kasi if finish pa natin siya together with the chicken. So ito na yung mga pampalasa doon sa ating dish. We'll be using yung ating cardamom. So yan. Ano mo? Bango. Amoy biryani. Ito yung parang isa sa mga pinaka naamoy mo agad. And then next ay yung ating star anise. And yung pako. Kasi, mukha siyang pako. Martilyo na lang kulang. Yan yung cloves. Mabango din ah. Then after nyan, yung cinnamon stick natin. And, pinaka-importante, we're using ghee. Ghee. I'll just add in yung ating mga spices. So, lalagay lang natin sa pa. Para lang mas fragrant yung oil natin. And then, lastly, yung ating cumin seeds. Ah, so cumin ang pinakamadami pala sa lahat, no? Mm-hmm. And then, we'll fork yung ating chicken. Skin side down. Mm-hmm. Bango. Pag nagsama-sama na yung flavors niyan, na-infuse na dun sa ating chicken, tanggalin lang natin ulit. So basically, we're ready to assemble. Pero ito, hahabulan ko lang ng sibuyas. Sama na rin natin kasi at this point, we have to chop up yung ating coriander. Oh. Kasi isasama natin yan dun sa ililayer natin. Mm-hmm. Ngayon ko lang nare-realize, ang dami pala talaga ingredients ng biryani, no? Yeah, I mean, that's why it's the best rice dish in the world. Yeah. And then, syempre yung dinala kong mint. Ayan. Basically, gagawa tayo ng layer. So, unahin natin yung chicken natin. And then, we'll just add in yung ating onions. And then, yung ating ginger paste.
Susunod na natin yung layer ng rice. And then yung ating chopped cilantro tsaka mint. Then after yan, lagyan lang natin siya ng a generous amount of crispy onions. And of course, generous amount of crispy onions ulit at saka yung ating chopped herbs. And of course, yung nagpamahal dun sa ating dish, sabi mo nga, Anjay, yung ating saffron milk. So, lagyan na natin ng tubig. And we're basically just going to seal this. Typically, may tinatawag silang dumb cooking method. Dumb cooking? Ano ba yung dumb cooking, chef? This means nagagawa ka ng dough by mixing your water and your flour hanggang makakuha ka ng somewhat pliable, and then isi-seal mo yung paligid ng pan para pag tinakpan mo siya, eh malalock or matatrap natin yung steam. In a way, parang nagawa rin tayo ng pressure cooker. Sa mga dami ng ingredients, foil na lang yung gagamitin natin. Ooh. Or pag sobrang bihasa ka na dito, you can use pressure cooker. And then, if you have oven, for me, yun yung pinaka-perfect oven way of finishing off the dish. Kasi sa paligid yung init. Yan. So, we'll cook this on high heat for siguro more or less mga first 15 minutes. 15 minutes. Basically, gusto lang natin maumpisahan yung pressure sa loob ng ating pot. And then after 15 minutes, pwede na natin yang hinaan. So, that would take around mga 30 to 45 minutes. That looks like a promising biryani. So at least aroma pasado sa akin. Tasha? Pwedeng laban. Ito na. The moment we've been waiting for. Kanina pa. Kayo po ang pinakamasarap na chicken biryani na tikman ko. So sana po pumasa sa inyo. Smells good, ha? Yung yes, mga spices kasi, yun naman talaga sa Indian, yung aroma niya talaga ang special doon. Tsaka yung flavor niya rin, eh. Mm-mm. Alam mong authentic siya na biryani. Yeah. For the first timer, ha? This is 8.5 wow. over 10. It's really good. Thank you. Bukod sa mga napakasariwang gulay at herbs na maaari mong anihin sa Duran Farm, meron din sila dito ang fish pond na ginagamit nila sa pagpapalaki ng tilapia. At syempre, hindi natin sasayangin ang pagkakataong makapaghanda ng masarap na putahe gamit ang mga yan. Sa pinaputok na tilapia, ang kailangan dito is may stuffing, nakabalot either sa foil or sa dahon ng saging. Pinaputok ito dahil eventually kailangan maglasog-lasog yung pinakabalot mo, which is kadalasan nga, is yung dahon ng saging. And yung talagang preferred choice ng pagluluto nito is uling. Pero meron akong natutunan sa pamilya namin na pwede kang magpinaputok gamit ang iyong kawali tsaka yung inyong stove sa bahay. So I have here yung ating onions, tomatoes of course. Atin na natin yan. Konting ginger. And then we'll add in garlic. Mix lang natin to. Some sugar and fish sauce. And of course, paminta. Generous amount of stuffing. Saka natin babalutan. I guess the key technique here pag gagawa kayo ng pinaputok na tilapia using pan, is dapat konting-konti lang yung oil.
What I like about this technique is, one, it's very practical, lalong-lalo na doon sa mga nasa condo living. And hindi mo kailangan magpaapoy. At yun nga, yung paglalagay natin ng dahon ng saging is pag natapos yan, pag naluto na to, may infuse pa rin niya nung kanyang aroma yung ating isla. And of course, this is one of the techniques na you can apply, hindi lang sa tilapia, kahit anong isda pa yan. This is something that you can definitely do. So at this point, makikita natin na yung ating unang sinalang na side, eh medyo maitim na. So yan. Now that's an indication for me na pwede ko na siyang i-flip. So in a way, para pa rin nating nakukuha yung inihaw na flavor, because habang nachachar, habang medyo nasusunog yung dahon ng ating saging, nai-infuse ito doon sa ating isda. So parang nagkakaroon siya ng smoky aroma, kumbaga. So flip lang natin to. Kapag nakuha na natin yung same color, yung parang sunog na layer, then that tells me na pwede na natin i-serve. Ito lang ako, tsaka magkakain pagkatapos. Yan na po yung kain ko, ma'am. Antayin ko na po. Kamusta po yung adobo? Ang isang buong araw ng galaan at food adventure, masarap sundan ng isang chill na food trip kasama ang mga kaibigan. Kaya naman, binisita natin ang tropa kong si Chef Jose Sarasola sa Avenue 75 sa BF Homes Paranaque for some drinks and of course, delicious food. Good to see you. Always a pleasure, brother. Yes, welcome back. Ito, same old tayo. Mm-hmm. So chill pag nandito sa place mo. Oh yeah, definitely. Which, by the way, is turning 14. 14 years. Ilan sa mga pwede mong itry ang kanilang gambas, chorizo, at patatas bravas all in one dish. So ito, nag-combine ako ng very simple chorizo and gambas. It's a comfort food, basically. I can see here we have parang patatas bravas na... Yes, I was gonna say that. Actually, three in one. Diba? Three parang, in one, oh, yeah. Chorizo, tapos yung gambas na kilala ng lahat ay yes. na Pilipino. Yes. And ito yung... And may konting crisp siya, so it goes well with the shrimp and the chorizo. Which is also... perfect na when you're having some spirits, when you're drinking. Perfect. Na you have a full stomach eh. Yes, because you know the Spanish, they love to eat while drinking eh. Yes. Panalo rin ang kanilang spicy squid heads na masarap isabay sa paborito mong cocktail. Ang sarap i-food trip ng ganitong thin crust pizza na umaapaw sa toppings. We do half and halves. Ibig sabihin, you can have two toppings in one pizza. For people who are mag-isa lang or dalawa kayo, syempre, you can finish two pizzas. Meron option na half and half, half and dalawang klaseng toppings. Ang salted caramel na karaniwang nakikita sa dessert dishes, ginamit ni Chef Jose sa pork and it works! Mapaparami ka nito! Sounds a bit adventurous, pero pag matry mo siya, it's pork tenderloin, basically cut into small pieces, uh-huh. And then konting flour tayo dyan, and then deep fried. Then meron tayong special caramel sauce to go with some sea salt. So balance siya. May tamis, salt. May salt. Salbahe to, Brad. With rice. Oo. Hindi. As is. Masarap sa rice, definitely. Pero, masarap sa bar chow. And of course, my personal favorite, yung kanilang siksik na shawarma. Oh, chicken sisig shawarma. Basically, it's our chicken sisig which we put into a shawarma wrap bread. And then we have a bit of garlic sauce, may konting wasabi, and some vegetables. So, it's an explosion of flavors when you try it. Yes. Alright. Solid. Cheers, brother. Cheers, brother. Nice. Perfect. Thank you. Pag napunta ka dito sa place mo, sa bar mo, ano yung typical go-to drink mo or drink? Chow? Now, I think I'm really appreciating a good glass of wine. Whether it's red or white, kasi talagang bagay sa food eh. Alam mo kung anong ibig sabihin nun? Ano? Nagmamature ka na tayo. actually.